Hey guys, magandang araw sa inyong lahat at welcome back po sa ating ngayong YouTube channel. Ngayong araw guys, yung magawin po natin is mag-install na po tayo rito ng MTS para sa ating generator dito sa ating building. So manual transfer switch po yung ating gagawin para ngayong araw para matapos na po itong ating project. Ngayon guys, sasamahin nyo ako tara. Last meeting is binabahan ko na po siya ng mga wire natin. So ito na. Ito guys, ito yung galing sa ating service entrance. Itong dalawang wire na to, na malaki. And itong dalawa na to, ito naman yung papunta po sa ating main distribution na panel. So yung alin niya guys, itong building na to, isa dadaan po muna ng manual transfer switch para po sa ating generator at saka yung sa ating supply para sa ating normal power. Okay, so ngayon papakita ko muna sa inyo guys yung ating mismong diagram na gagawin natin para dito sa ating MTS. So ito na po guys yung ating mismong diagram. Ayan. So mapapansin nyo medyo marami-raming wire yung kukutingtingin natin ngayong araw. Ating linya, so ito guys yung ating electric meter. So, ating electric meter, so bumaba na po siya ng NEMA 3R. So ito po yung ating NEMA 3R. Which is ang gagalawin na lang po natin is andito na lang po sa mismong MTS natin. Ating MTS, yung ating linya, so linawin ko lang po ang connection po dito is a line to neutral connection po. So line to neutral po yung gagawin natin. So dito guys sa ating MTS, meron po yung dalawang circuit breaker. So yung circuit breaker po natin is a bolt-on po yung kailangan natin gamitin pagdating sa ating MTS natin. Yung isang circuit breaker po natin dito, ito yung para sa ating normal power. And then yung isa naman yung para sa ating genset na po or sa ating generator. So dito guys, naka-top yung ating normal power na galing sa ating power provider. So ito na po siya, ayan. Na galing sa ating electric meter. And then itong kabila, ito naman yung papunta po sa ating generator. So dito naman guys, gagawin lang naman dito, isa magbabanking lang naman yung wire natin. So napakasimple lang po. So yung ating live ito, so may maglalagay na lang tayo rito ng dalawang wire sa isang terminal papunta po rito sa kabilang circuit breaker. And then itong ating neutral light ito, so ganoon din, magkakaroon din tayo rito ng dalawang wire sa isang terminal. Ngayon yung linya natin, so susugsugin natin. Simula sa ating electric meter, ito. Ayan yung ating neutral line. Bumaba siya rito. Ayan. So ayan, dire-diretso na po siya. Pumunta rito sa ating panel. And then yung ating red na wire ito. So sa circuit breaker, papunta sa kabila. Para sa supply. Ayan, so pumunta sa ating panel board. Ito naman guys, ito na yung pumunta sa ating generator. Itong dalawang wire na to. Ayan. So ibig sabihin guys, kapag in-off natin yung ating linya rito, at generator yung ating pinagana. So, mangyayari kasi ito, itong breaker is makakat na po yung line dito. So, ibig sabihin na wala na pong dadali na kuryente. Okay, so malinaw po tayo dyan. Dire-diretso lang yan dito. Ngayon, kapag naman gagamitin natin yung supply galing sa ating power provider, so naka-off lang itong breaker na to. So, continuous pa rin kasi makakat po yung linya natin dito. Ayan. So, kapag babasayan nyo to, yung line natin, ayan, dire-diretso lang po siya rito. And then, yung ating neutral line ito, so, ayan. Dumaan ulit natin dito, ayan. Okay, so ganun lang yung guys yan, napakasimple lang po. So kinakat lang natin dito yung ating linya. So binababa lang natin yung ating circuit breaker para hindi makakontinue yung current ng ating para sa ating generator or sa ating electric meter. So binababa lang natin dito yung isa. So hindi po natin siya pwedeng pagsabay kasi magkakaroon tayo ng problema once na nagsabay po yung ating linya na galing generator at saka yung sa ating electric meter. Okay, so malinaw po tayo dyan. Ngayon, ang gagawin po natin sa i-actual na natin para mas maintindihan nyo lalo. So, dito guys, ito yung ating circuit breaker na dalawa. So, ito yung gagamitin natin circuit breaker para sa ating MTS. So, bolt-on po yan. Ibig sabihin, meron po siyang dalawang terminal sa baba. Tsaka meron po siyang dalawang terminal sa taas. And then, yung ating pong ito, plug ng ating generator. So, ito yung gagamitin natin. So, kakailanganin po natin dito guys ng terminal lug. Ayan, so terminal lug po yung gagamitin natin dito para makasigurado tayo at meron tayong assurance na hindi po tayo maglulos contact sa ating mga terminal sa ating circuit breaker. So regarding naman dito guys sa ating terminal lug, so yung ginamit ko pong terminal lug dito isa naka-designated po siya sa 100 ampere. So kailangan maganda po yung ating terminal lug dito. So dapat makapal po yung kanyang pagdang terminal lug. So hindi siya basta-basta malulusa once na tumaas po yung ating current. So dapat yung terminal gagamitin is designated po sa kanyang ampere ay para sa ating circuit breaker. So ito guys, 100 ampere po yan. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, so 100 ampere po yung gagamitin natin. Okay. So, regarding guys dito sa ating diagram. Ayan, so uunahin ko munang ikabit yung ating galing sa ating service entrance itong dalawang wires na to. Ayan, so yung ating
line tsaka yung ating neutral line. So ibig sabihin yung ating normal power na circuit of breaker is dito po sa left side, and then yung ating generator is dito po sa ating right side. Okay, so may malilito dyan. Ngayon na ilalagay na po natin muna yung ating circuit of breaker. So kailangan hindi pwedeng magkabaliktad dyan. So simple lang naman yan. Itong sa may puwetan guys, meron yan ditong lock ito. So natutulak yan, napipress yan pababa. Tapos iibig po yan dito sa taas sa lock. So papasok po muna ito. Ayan. Ayan, okay na. Then kung isa naman. Ayan, so okay na po. So bali guys, ang uunahin ko lang munang itap yung ating live muna. So nagaling sa ating service entrance. So ito muna itatap natin. Itong red na to na dito, nakatap sa left side po natin. So kailangan ayusin natin guys yung pagka-terminate dito. So dapat maayos. Ayun, yung live natin dito, kasi itim yung ginamit natin. So naglagay na lang ako ng tagging mark dito. So ito yung red natin, ito yung ating live. Okay. So gagawin ko lang muna guys is lalagyan ko muna siya ng mga terminal lag. So ayusin na lang natin. So ito, medyo masigip-sigip. Ito na muna yung wire. Terminal lag natin guys ito. So dito na siya ilalagay. Susunod lang natin siya. Bali, nalagyan na po natin ng terminal lag yung ating mga linya rito. Yung galing sa ating service entrance, ito yung papunta sa ating main distribution panel. Ngayon, iabang ko naman dito yung para sa ating supply naman, para sa ating MTS manual transfer switch. So, naglagay ako guys dito ng square box, ilalim. Ayan, so susuksuan na po natin sila ng wire, pataas po rito. So, nalagyan ko muna siya ng wire dito pababa. So, pwede yung ating MTS para sa generator na po ito. Pwede natin siya dito. Lagyan na natin ng mga terminal lag yung ating mga wire dito. So, yung kanilang mga dulo. Gagawin na lang natin ngayon is itatap na po natin dito sa ating mismong MTS dito sa ating dalawang circuit breaker. Bali guys, regarding dito sa ating diagram, so ito guys yung ating linya sa left side, yung ating para sa ating normal power kung saan nagkaroon tayo ng brown out. So ito guys yung ating circuit breaker, which is ito siya. Ito yung para sa ating power provider na supply. Ngayon, gagawin natin guys ay tatapunan muna yung ating line dito. So, nagaling sa ating service entrance. So, ito guys yung dating ating linya. Nagaling sa ating electric meter. So, ito. So, yung live natin nakatap dito. So, ng terminal. Dyan. And then, yung ating neutral line. Ito. Isa, dito naman siya nakatap. Ayan. So, ngayon guys, itatapunan muna yung ating linya para sa ating service entrance. So, ito na muna yung unang itatap. Okay, so... tatap, agagawin ko lang isang kakalasin lang natin tong ating mismong screw dito, and then papasok natin dito sa butas sa terminal lag yung ating screw dito para maganda yung kanyang fitting, so hindi siya basta-basta maglulus o contact sa ating circuit breaker. Okay, so kayo kakalasin ko na muna siya. So ito, so ito na guys yung ating galing service entrance na. Kakalasin ko lang muna siya. So, medyo matrabaho ito, agawa ng laki ng wire na ginamit natin, so matigas. Ayan, so tinanggal ko na muna yung kanyang screw. So kailangan natin ng upper sa rito. Ayan, so papasok lang natin sa rito. Ayan. So kailangan lang itulak muna yung ating wire. So iayon natin. Ayan. Ayan, papasok ko na yung ating screw dito sa butas. So iipit yan guys dito.
So meron naman niyang suporta washer. So pa, tutok natin siya. Ayan. So mas maganda kasi gagamitin natin ng terminal lag, lalo na kung malaki yung wire natin. So para meron tayong assurance na hindi mag-lose contact yung ating mga terminal dito. So yung neutral line naman po yung itatap natin. So ang ginawa ko kasi rito is naglagay tayo rito ng tape. So which is ito yung neutral line natin and then ito yung ating light. So understood na yan. So okay na. Then yung ating neutral line naman. So ayan. So yung neutral line natin ito. So ganun ulit. Pasok natin yung screw. Ayan. So tanggalin nyo ang atin. Pasok na natin mamaya kasi medyo malaki yung ating wire, matigas. So okay na guys, naitap na natin dito yung ating para sa power provider natin, yung ating light tsaka yung ating neutral na galing sa ating service entrance. Ngayon guys, dito sa ating diagram. So ito. So dito naman guys sa right side yung ating para sa generator at genset. So ito na siya. Ngayon tatap ko na muna yung taas natin. So yung ating line na ito siya. Ayan, so pababa siya rito sa ating square box. So maglalagay tayo dyan mamaya ng plug ng generator. So ito tatap na muna natin dito yung para sa generator naman po. So generator natin to. So ito muna yung tatap itong red. Kasi ito yung ating light. Ayan. So makakalasin ko ulit dito ang terminal natin. So ayan. Ngayon ipasok na natin siya rito. Tap na natin yung ating line and then yung kasunod naman yung ating neutral line naman. So dito naman sa kabilang side. So yung kulay blue po natin na ano rito buhit. Ayan. So ito na siya. Ayan. So neutral light. Ito naman. So ayun na guys, naitap na natin yung ating generator, generator na linya rito. So ayusin ko na lang muna siya. So yun guys, bali okay na po, naitap na natin dito yung para sa ating generator. Ayan, okay na. Yung sa generator natin guys, dito po sa right side, ito yung side generator natin, control ng ating breaker. And then dito naman sa left side, ito. Ito naman guys yung para sa ating power provider. Okay, so malinaw po tayo dyan. Okay, so ngayon itatap po na muna rito yung ating linya. So ito yung ating line. Sa power provider po muna tayo, ito yung ating breaker. So meron tayong wire dito, isa na red. Lighting live natin. Jajumper po siya rito sa kabilang breaker. So from unang terminal papunta po siya sa ikatlong terminal. So dito siya tatap and then jumper po siya rito. Okay, so dito natin jajumper yung ating wire. Ayun, natap na natin. So kasama rito guys, itatap natin yung papunta na po sa ating main distribution panel. So ito yung pinakang main distribution panel natin. So yung live natin to. Ayan, so diretso siya rito and then jumper po siya ng wire dito. Okay, so mamaya guys, susugsugin natin yung ating linya, susuplayan natin para mas lalo yung maintindihan kung paano ba nga ba nangyayari yung ating linya rito. So tatap ko na muna yung dalawang red dito, yung live natin, jumper dito, tsaka yung isang line na diretso sa ating main distribution na panel. So which is ito na yung ating line na galing papuntang main distribution na panel. So itong dalawang wire natin, so okay na. Kuha rin tayo ng jumper wire, ito. So okay na rin. Ngayon, medyo mahirap-hirap to gawa ng
dalawa yung isusuot natin dito sa terminal. So, ingat na lang tayo. Ayan. So, kakalasin ko lang guys yung ating alay terminal dito. So, ito. So, ito na yung main distribution panel natin. Align. Na, papunta rito. So, ito guys, bali pinapasapian na natin. Dalawang wear po yung sumapi rito, guys. Okay. So, ngayon, dito, tapos na yung ating linya na galing sa ating power provider. So, may supply na yung ating breaker dito. Ayan. So, ngayon, jumper naman to sa kabilang wire naman. Ay, sa kabilang terminal naman dito sa kabilang breaker. Okay. So, ito na po yung gagamit. Itatap natin yung wire na ginamitan ng jumper wire dito. Okay. So, dito ko siya, guys, itatap. Medyo nahihirapan ako ng konti. Pero, kayang-kaya natin yan. Ayun, nalagyan natin siya ng terminal dito. Ng screw na. So, yun guys, bali okay na. Na jumper na natin yung wire dito. Ayan. So yung last na natin natitira ito. So yung neutral line naman po natin, guys. So yung neutral line natin na galing power provider. So jumper po ulit siya ng wire dito. Jumper ulit tayo ng wire dito para naman sa kabilang circuit breaker para sa ating genset to. Okay, so ito yung ating neutral line na galing sa ating main distribution panel. And then kukuha tayo ng supply ulit. Kukuha ulit tayo ng linya rito sa kabilang breaker papunta naman dito. So ito yung ating pang jumper. So ngayon dito ko na siya lalagay sa ilalim. Ayan. So papasukan na natin. Grabing tigas ng wire. Medyo i-bebend lang natin ng konti. So ito. Ayan. So ito na. Yun. So, tanggalin na natin yung terminal dito. Tanggalin ko na muna. Medyo masaya yung trabaho natin. So, dito guys, hindi tayo pwede magkamali rito ng connection kasi hindi gagana ang ating generator pag mali yung connection natin. So, pasagod natin siya dyan. Ngayon dito naman tayo sa kabila, guys. So ito na yung tatap natin. Dalawang wires yan. Ayan. So yung neutral line natin na galing sa kabilang breaker. And then na neutral line na direct na sa ating pong panel board. So ito na siya. Sige. Pusin ko lang to. Medyo madami-dami tayong kinukunting. Yan, tanggalin lang ito terminal na ito. So, ayan. Ngayon, dito. Pass ko muna ito. So, dito. Ito naman yung sasapi natin. So, pasok. Ngayon, nakalagyan siya ng terminal dito. So, kailangan natin katulong dito para hindi kayo mag-isa. Tugas.
bali okay na. So yung sa baba natin guys, para naman sa generator, so yung wire natin dito ito. Ayan, so nandito na siya sa baba. Ayan. So ito naman yung backup natin. So dito naman tayo sa baba. So lagyan na lang natin ito ng tape. Napalitan dahil ito yung ating live. So dito kailangan na ganito nga rin sya. Patan lang natin ng wire. So bakit ito kaba? Pwede na yan. Kasi dito ko lang naman na italagay yung generator sa gilid ng ating bahay. So tuloy ko lang ito. Yung pad ng generator natin, so tanggalin nyo lang ito cover niya. Ayan. So ito na guys, ngayon ay pasok natin siya. Ayan, pasok natin siya rito. Ayan. So dito, strip natin. So lalagyan ulit natin siya guys ng terminal lug para hindi siya mag-loose. So ito yung lalagay natin. Ito. So, lagyan siya ng terminal lug dito. So ipit, i-crimp na lang ulit natin siya rito. Ayan. So ipit na lang yung wire dito. So ganyan lang guys, kailangan maayos. Then mapalutan natin siya ng tape. Dito isa naman. Dali yan siya terminal lag. So ito. Yan. So make sure na hindi maglulus yung ating terminal lug dito. Yan. So okay na yan. Ayan, lagyan natin siya ng tape ulit dito. So neutralize naman to guys. Ayan, so pinabalutan natin yung tape. So okay na yan. And then dito guys sa ating plug ng generator, so mapansin nyo itong isa, ito yung ating grounding conductors. So itong dalawa na to, itong cold na to, ito yung ating linya. Dito tinatap yung line, live tsaka yung ating neutral line. So luluwagan nyo lang yung screw nyo dito. Ayan. So luluwagan nyo lang siya. So walang problema yan kahit magkabaliktad yung ating connection dito. Para bang kaso yan.
Then dito, pasok na siya. And then lagyan siya ng screw. Malaking ginagamit ko para hindi mag-loose contact yung ating mga ano rito, terminal. Ayan guys. So pilihan na lang natin para siya mag-loose contact. So okay na. Ayun, itong side naman yung kabit natin, yung ating neutral line naman. Ito. Ito naman. Ayan. So yun guys, bali okay na, mahigpit na siya. So higpitan lang natin siya. So na-tap na natin yung ating linya para sa ating generator sa plug. Ayan. Ngayon, dito ipasok yung sa loob. So okay lang yun siya. Ipasok yung lang. Ayan. Ayan. So okay na. Ngayon ay pasok na natin itong mismong pang-ipit para hindi mag-loose yung ating wire dito. Ayan. So ito, ipit nyo lang dito siya. Ayan. So lagay nyo lang to. Ito. So ito, higpitan nyo lang yung ating screw dito. So ito yung pang-ipit natin. Ayan, so okay na. So okay na guys yung ating generator. So ganito lang guys mag-install ng ating plug ng ating generator. So ngayon papasok na lang muna sa ating square box para maitago natin. Ayan. Okay guys, bali okay na po, natakluban na natin dito yung para sa generator natin. So ito na guys yung naging itsura ng ating termination dito para sa ating manual transfer switch. So dapat ayusin nyo lang yung mga wire dito. Ayan. So ganito lang guys yung idea. So yung ginawa po natin dito guys, gumamit po tayo ng terminal lag dito para sa ating mga terminal ng ating circuit breaker para hindi mag-loose contact yung ating mga linya rito. So meron tayong assurance na magiging matibay or maayos or pulido yung ating pagka-terminate dito sa ating mga circuit breaker. So yun guys, bali tinas ko na yung ating circuit breaker sa ating NEMA 3R. So meron na po itong supply. Ngayon guys, bibigyan ko na lang kayo ng konting paliwanag kung paano nga ba gumagana yung ating manual transfer switch at kung paano siya nag-go-off once na binaba natin yung ating circuit breaker. So base guys sa ating diagram, so ito, susugsugin na lang natin yung ating linya. So yung ating linya rito, yung ating light, tsaka yung ating neutral na galing sa ating service entrance is bumaba na po rito sa ating circuit breaker. So yung position po ng ating circuit breaker para sa ating normal power, so sa lugar namin sa kisel ko, so dito po nakalagay yung ating circuit breaker sa left side, sa kaliwa po. Ayan, so para sa ating power provider. And then yung ating para sa ating genset or generator is dito po sa right side natin. Okay, so malinaw po tayo dyan. Ngayon guys, dito sa ating manual transfer switch, so lagi nyo lang atatandaan, hindi po pwedeng magkasabay yung dalawang breaker natin dito na dalagyan natin ng supply. Ngayon, ibig sabihin, once na nagkaroon tayo ng run out dito sa ating lugar, so dapat yung ating generator na breaker, itataas po natin ito, and then itong ating circuit breaker para sa ating power provider, isa dapat naka-off po yan. So hindi po yan pwedeng magsabay kasi once na naka-on to, at yung ating generator is may supply at sinupply natin yung ating building,
Ngayon, kapag nagkaroon tayo ulit ng supply sa ating lugar at nagkaroon ulit ng kuryente, so meron kasi tayong atsansa na masunog yung ating mga linya rito kasi guys, nagsabay po yung ating supply na galing sa ating generator at sa ating power provider. So yung ating cover guys, ito, umapansin nyo rito, isa meron po yung parang gate. Ayan, so ito po guys yung nagpipigil para hindi po ma-i-on yung sang circuit breaker. So dapat kapag yung ating circuit breaker dito isa lang po dapat talaga yung naka-on dito. So hindi po pwedeng magsabay ang dalawa na yan. So malinaw po tayo dyan. Kasi magkakaroon tayo ng problema once na bumalik ulit yung ating supply na mula sa ating power provider. Okay, so ganun lang po guys yung idea. So dito guys, may supply na yan. So babaybayin muna natin yung ating supply. So base dito guys sa ating diagram, yung ating linya na galing sa ating service entrance, ayan, bumaba na dito. So kapag naka-on to guys, yung ating circuit breaker, so malamang yung ating supply isa continuous yan. So from dito sa ating circuit breaker para sa ating power provider, ito, so diretso yung ating current, naka-on. So yan, yung ating red na ano rito linya, ito yung ating lime, and then itong blue, ito yung ating neutral line. So yan, diretso po siya rito sa ating main distribution na panel, and then yung ating neutral line, ayan, bumaba siya rito. So jumper wire siya rito, nagkaroon tayo ng jumper dito, ayan, makita nyo, jumper siya rito sa kabilang terminal. So dito, ayan, sa kabilang circuit breaker, ayan. So dire-diretso pa rin yung ating current pagpunta rito. So yung wire natin, ito power provider, so pag naka-on to, ayan, may jumper tayo dyan, ayan, so continuous pa rin yung neutral line natin, and then yung ating live ito, baba, diretso yan dito sa kabila. And then ito yung isang linya natin papunta po sa ating main distribution na panel. So mapapansin nyo guys, bakit tayo meron jumper dito? Kasi ang jumper dito guys, siya guys yung mag-supply or maghahatid ng current papunta sa ating building once na naka-off yung ating breaker dito sa kabila. So ngayon ang mangyayari ito, check ko yung linya rito, ayan. So meron siyang supply na, ayan, so naka-on na yan, naka-on. And then sa baba, naka-on ko yung breaker natin para continue yung current. So ito, umiilaw na yung ating test light guys, ayan. Makikita nyo, ayan, test light natin, ayan. So yung current yan guys, dito continuous yan dito kasi may jumper wire tayo, ayan. So umiilaw siya, ayan. So sabi ko nga kanina guys, bawal po magkasabay yung ating supply dito once na nagkaroon tayo ng run out. So dapat ibababa natin siya, yung isang breaker natin dito, pagkababa, and then tataas natin yung ating circuit breaker. So kung mapansin nyo guys dito, yung jumper dito, siya yung magsusupply ng current papunta naman sa ating main distribution panel once na nagkaroon tayo ng run out. So ang mangyayari dito, simula na sa ating power provider na supply, once na inup natin yung breaker dito, isa hati na po yung supply dyan, cut na po yan kasi binaba na natin yung breaker. So ngayon kapag binuhay natin generator guys, so ito yung linya natin sa generator. So ayan, yung current natin, so continuous yan dito, bababa yan siya dito, naka on, baba siya rito, ayan. So yung jumper wire natin dito is papunta to sa ating main distribution na panel, and then dito isa naman yung neutral is papunta rin sa ating main distribution na panel. So still nagagana yung ating building. So make sure lang na naka-off po yung ating circuit breaker dito para sa ating power provider. Sabi ko nga kanina, once na bumalik ulit natin yung supply para sa ating lugar, meron tayong chance na magsalubong yung kuryente. So baka mamaya isa pumutok yung ating linya rito. Okay, so ganun lang yung idea. So sa pargesa dahil kaya naka-off ito, kapag sinupply natin ng generator at naka-on ito, so malaki yung chance na magkaroon tayo ng problema sa labas naman natin sa transformer kasi yung current natin is lalabas kasi naka-on yung breaker natin. So dire-diretso yung current natin simula rin sa ating generator, so palabas siya papunta sa ating transformer. So napaka-importante na naka-off yung breaker na isa, yung isa naman is naka-on kung alin yung pagaganahin natin dito. Okay, so meron tayong purpose kaya yung ating cover ng ating generator dito isa meron po siyang parang gate dito. Ayan, so ito yung susuporta sa breaker natin para hindi po siya maitaas. So malinaw na po tayo dito guys sa ating naging connection dito sa ating manual transfer switch. So ganito guys yung ginawa natin actual dito sa ating diagram. Ngayon guys, magagawa natin isa, lalagyan na po natin siya ng cover para maas na siyang ating nan. So off na yung ating parehas.
yan. So dapat maganda yung pag-updating ng cover natin. Ngayon, detest na natin guys. Tataas ko na yung para sa ating power provider. So ito. So detest natin kung gagana yung ating ilaw dito. Yan, bubuhayin yung ilaw din sa labas. Yan, good. On, tapos ibababa ko yung breaker dito. Dapat mamamatay ito. Ayan, so off, on, off na. So ganun lang guys yung idea. So ito, permanent na natin task to kasi may supply tayo dito. Hindi pa naman natin gagamitin yung ating generator. So kailangan naka-off lang ito. Okay, so off lang siya. Ngayon kapag nawalan naman tayo ng kuryente, so ibababa natin to. And then ililipat natin yung ano rito, lock. And then ito naman tataas natin sa ating generator. Okay, para mag-cut yung ating supply. So para hindi bumalik yung ating carry papunta sa ating transformer. So ayan guys, okay na. Since na meron tayong supply kuryente sa ating lugar, so ibababa natin yung generator. Ilipat natin yung lock. Ayan, so taas natin to. Okay, so ganun lang yung pag-install lang ating manual transfer switch, napaka-simple lang. So yun lang guys, balit nakita ko lang sa inyo kung paano mag-install ng manual transfer switch para sa ating project sa Quezon project. So overall guys, tapos na yung ating project para sa ating ground floor, yung ating wire installation. So okay na magpulat at check na natin. So ganun lang guys, napaka-simple lang. So mga di pa pala sa akin, subscribe channel, isusupport tayo yung channel ko. Click the notification bell, palit-click sa aking abalo. Palito lang muna and see you in my next vlog.